am ready. GMA Weather, Serbisyong Totoo ng GMA News. Mga kapuso, bukas na po, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility yung isang potensyal na bagyo. Yan ay kung hindi magbabago, ha, yung kanyang pangkasalukuyang bilis. Namaraang pag-asa, inasabing low pressure area o LPA sa layong 2,395 kilometers dyan sa may silangan ng Mindanao. Nasa may Pacific Ocean pa yan, halos nandyan sa may Timog Silangan, no, southeast ng Guam. At sa wind forecast ng Metro Weather, ito yung basehan natin mga kapuso. Isang output ito ng model, nakikita niyo yung umiikot na hangin na yan. Yan yung potential na bagyo na posibleng pumasok ng Area of Responsibility araw ng Biyernes. At kung titingnan pa rin natin, eh lalapit po ito at maaaring tumama dyan sa may rehiyon ng Caraga araw naman ng Linggo. At sa rainfall forecast ng Metro Weather, tingnan natin yung ulan na daladala nitong nasabing potential na bagyo. Dito yung malalakas na ulan sa may norte o yung itaas na bahagi ng bagyo. At araw ng Linggo, mga kapuso, o Sabado ng gabi, eh ramdam na yung mga pag-ulan dyan sa may silangang bahagi ng Mindanao kahit na malayo pa yung bagyo. At pagdating ng Linggo, buong Visayas at Mindanao makakaranas ng mga malalakas o matitinding pag-ulan. Yung nakikita niyong pink at kulay pula na yan, yan yung mga malalakas na pag-ulan. Dulot ng paglapit ng bagyo, Caraga Region, Davao Region, dyan sa may Eastern Visayas, Central Visayas. Kaya yung mga naging biktima ng bagyong Usman, mga kapuso, eh talagang dapat maging I am ready tayo. At dun sa mga makikipyesa po, ha, sa araw naman ng sinulog sa Cebu, sa darating na Linggo, eh maulan, mga kapuso, at posible mayroong bugso ng hangin at yan ay dahil sa epekto ng papalapit na bagyo. At sa mga dadalo naman, dyan sa may Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan, eh ganun din, mga kapuso, mataas ang tsansa ng ulan maghapon yan sa araw ng Linggo. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.